Dating maputlayan sila, guys. So, maayong adlaw, magandang araw, have a great day. Welcome back to Mommy Rizelle Vlogs. So, for today's video ay pag-uusapan natin itong si Flapjack. Gallantulusiae, aka Flapjack or Paddle Plant. So, ito yung mother plant ko, guys. Almost 1 year na to sa akin. At itong mga maliliit dito ay mga baby na niya. Yung iba is nabenta ko na. So, question is, paano nga ba pagandahin si Flapjack? So, una sa lahat ay pag-uusapan natin ang soil mix na ginagamit ko dito is 60% pumice, carbonized rice hull and vermicoil. Pinaghalo-halo ko lang. Hindi ko na matandaan kung ano talagang exact measurement nung carbonized rice hull. So, ito, ginamitan ko siya ng pumice kasi nung mga panahon na nagtatanim ako sa kanya is marami akong stock ng pumice. So, ganun guys. Kagaya ng ibang succulents, si paddle plant ay gustong-gusto din niya yung well-drained na soil para hindi siya madaling malanta. So, ganito guys. Next is so water. So, nung binili ko siya is ganito lang siya kalaki guys. Ang liit niya tapos maputla. Hindi siya mapula. So, yung ginagawa ko dati is pagkakatanim ko sa kanya 1 week after diniligan ko siya ng kunti. Paunti-unti lang yung water natin kasi always remember that pag overwater natin sila ay nakakamatay. Nalalanta sila. Kaya, hindi sila mamamatay kapag kulang sila sa water. Mas gumaganda sila pag nauuhaw sila guys. So yun yung ginawa ko. Unang-una sa soil mix nila. And so water nila, huwag kayong mag-overwater. Next is, paano pagandahin ang paddle plant? So gumaganda sila kapag nai-stress sila. Kaya, sana lahat ng nai-stress gumaganda guys. So pumupula sila, ibig sabihin yun ay nai-stress sila. At kapag nai-stress ang mga halaman natin, hindi lang si paddle plant, lalong-lalo na sa mga nai-stress din ako sa ingay, guys. Ay, nako. Ayan, guys. Gumaganda sila pag nai-stress, guys, yung mga succulents. Isa na dun itong calancho variety na si paddle plant. Kapag bagong tanim yung halaman niyo, hindi lang sa paddle plant, kapag bagong tanim ay mas maganda kapag morning sun lang yung nare-receive nila. Kasi itong si Flapjack ay nagsisimula ito siya sa hanggang alas 9 lang na umaga yung nare-receive niyang sunlight. So direct sunlight siya until 9 AM. Pero, kaso napabayaan ko din to guys, mga ilang buwan ko din hindi ito naalagaan. Dumaan pa to siya sa maraming millibugs. Kaka-revive ko lang din ito mula sa millibugs. Kaya ngayon guys, gumaganda na siya kasi nilagay ko siya sa full sun, as in whole day siyang full sun na hindi filtered, rain or shine ko siyang nilagay dyan sa labas nung hindi pa yan tapos yung greenhouse ko. Akala ko nasa sunburn siya pero ayun guys, nai-stress siya, gumanda siya. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, yan na yung dahon niya. Parang hindi lang siya pula, parang nagiging maroon na siya or brown. Next is yung water. Huwag kayong magdilig ng sobra. Magdilig lang kapag yung soil ay dry na talaga. Lalong-lalo na sa mga kakatanim lang natin, guys. At saka ang pots na pagtatanim niyo, guys, ito yung tips ko sa inyo. Kapag maliit pa yung plants niyo, kagaya nito, huwag nyo silang itatanim sa mga malalaking pots. Ito nga guys, itong pots na to, nilagyan ko to ng bato. Ng mga bato-bato hanggang dito guys. Kasi wala pa siyang roots. Pag malaking pots yung ginagamit nyo, tapos maliit lang yung plant nyo, ang mangyayari guys, hindi tutubo yung dahon niya. Tutubo yung roots. Dadamin yung roots sa ilalim. Yun yung mangyayari. Pero itong si mother plant ko guys, ay bago ko pa lang tong nilipat dito kasi sobrang akinan niya dun sa dati niyang pots na ginagamit ko. Kaya ko siya nilipat dito kasi may mga baby na siya para makakahinga naman yung baby niya. Pero sa ilalim nito ay nilagyan ko din ng I think mga hanggang dito na may mga bato-bato para hindi masyadong marami yung lupa or yung soil na
nandito sa pot. Ayan guys. So, paano nga ba i-propagate itong si paddle plant? Kasi guys, itong tatlong to nandito ay lahat ito mga baby niya. Mga baby niya. Tingnan nyo, ang dami niyang babies. Ito lang talaga isang paddle plant ko. Hi! Tapos itong mga nandito ay mga anak na niya. Yung iba nabenta ko na guys. So, paano ba mag-propagate ang paddle plant? So, simple lang guys. Itong mga nakikita niyong baby, ito guys, mula sa offset niya, tinatanggal natin yan dyan at tinatanim. Ako hindi na ako nag-i-air dry. Tinatanim ko kaagad. As long as dry yung soil na ginagamit natin, so okay lang yun. At huwag magdilig kaagad. So, ito hindi ko pa ito tatanggalin kasi kulang pa siya sa laki. Ang liit pa niya. Kasi may tinanggal akong maliit guys, na kagaya niya. Ito guys, so, medyo nangungulot yung dahon niya. Quiet! Tsaka ito guys, oh, may roots na siya. Ayan, nagkaka-roots na siya. At hindi ko siya masyadong dinidiligan kasi natatakot ako na malanta. Pero, hala, tingnan nyo guys, may anak na din siya. Ang liit-liit pa niya, may anak na siya. Ayan guys. Medyo na, naano yung leaves niya. Parang, ano ba tawag dito? Luyet. Kasi hindi ko masyadong dinidiligan ng water. So, bago ko tinanim itong mga babies, guys, kung magtataka kayo bakit stress na sila, pula na yung leaves nila. Kasi, bago ko pa sila tinanggal dito sa mami nila, stress na yan sila. Pumula na kasi, sabi ko nga, diba, finulsan ko sila. Tapos, itong mga maliliit na to ay naiinitan din sa araw, kaya nagiging stressed at nagiging maganda din sila. Pero, guys, pagkatapos kung namang nagpropagate sa mga ito, hindi ko naman sila nilagay sa ano, sa morning sun lang. Talagang nilagay ko sila dun sa full filtered sun. Naaarawan sila hanggang hapon. Hindi naman sila na ano, mas gumaganda pa nga. Kasi mas gusto nila yung araw, guys. Ayan. So, kung nagtataka kayo, bakit medyo leggy itong si mother? Kasi tinatanggal ko yung mga leaves niya mula sa ilalim. Para tumaas naman itong mga baby. Para makaginhawa ba? Para makaginhawa sila. Kaya medyo leggy kung tingnan. Tapos, speaking of propagation, I tried a lot of times, guys, na magtanggal ng dahon dito. Parang ang dami ko nang natanggal na dahon, pero wala pa akong naging successful na dahon na may baby na tumurok. Except sa isang to, na nagkakaroon na siya ng roots. Hindi ko alam kung magiging successful siya. Pinabayaan ko lang siya dito. Tapos na-surprise ako may roots na. So, kasi ang hirap mag-propagate ng leaves from paddle plant, guys. Kasi pag hindi natin na perfect pagkuha yung leaves, pag may naputol dyan sa dulo niyan, hindi na talaga yan, talaga yan magkaka-baby or ano bang tawag dyan. Wala na ang baby na lalabas dyan. Kasi dapat clean cut yung tinatawag niyang nilang clean cut. Ganun, guys. So, sa fertilizer naman tayo, guys. Ang ginagamit ko fertilizer dito ay Osmocote. Ayan, guys. Kung makikita nyo, may mga... Ay, hindi nyo nakikita. May mga Osmocote pa tayo nakikita dito yan, guys. O, mga yellow-yellow na bilog-bilog. Yan yung unang ginagamit ko sa kanya mula noon. Pero, alam nyo, guys, kung anong fertilizer ang nakakapag-baby ng paddle plant ko. Kasi dati kahit may Osmocote na yan, hindi yan siya nagbibaby, hindi yan nagbibigay ng baby. Talagang siya lang nag-iisa. Tapos yung ginawa ko, yung dinilig ko, yung pinakita ko sa inyo, di ba, nung unang vlog natin na grow more, na 6-30-30, supposed to be pang-flowering sana ang fertilizer na yun. Pang orchids or pang house plant para mag-bloom yung flower. Pero tinry ko dito sa paddle plant ko. Ayan. Hindi siya nag-flower, guys, pero nagbigay siya ng maraming baby dahil sa fertilizer na yun. So yun yung ginamit ko, yun yung para sa akin, yun yung the best na nagamit kong fertilizer na nagkaka-baby siya ng marami. Tingnan niyo naman yung baby niya, guys. So, nagsisiksikan sila, ang dami, di ba? Ang daming babies. At saka ito pang mga nandito na. Tinanggal ko na to dyan kasi hindi na nakakahinga yung iba. Ang daming babies nagsusulputan dahil sa fertilizer. Gusto nila yung fertilizer, guys. Kasi yung ibang plants, may mga succulents na hindi natin pwedeng i-fertilize ng masyado kasi hindi sila nai-stress.
kapag masyadong marami ang fertilizer. Pero ito naman si panel plant, guys, ay diniligan ko talaga ito ng fertilizer. Hindi ko in-spray sa kanya yung grow more. Talagang dinilig ko para mas maging effective. So, yun yung nagpapaanak sa kanya. Ang dami na niyang babies, guys. So, yan lang, guys, yung mga tips ko na ibibigay sa inyo. As of now, itong si paddle plant, itong mga maliliit at saka itong si mother plant ay naka full sun pero filtered na, guys, kasi nilalagay ko na sila dun sa loob ng aking mini greenhouse. So naiinitan pa rin sila. Naiinitan sila ng buong araw at saka itong especially itong si mother plant, guys, simula 2 PM hanggang 3 to 4 PM nakaka-receive siya ng direct sunlight na hindi filtered kasi gumaganon yung araw tapos sumaharap doon sa harapan ng greenhouse ko. Tapos hindi na siya nakaka-cover ng ano ba yan sa Tagalog, ng bubong. Nare-receive niya yung direct sunlight. So kaya nagiging ganito yung kulay niya. Mas maraming sun na nare-receive nila, mas gumaganda siya. Lalong-lalo na kapag establish na yung roots. Huwag tayong matakot mag-stress, guys, kapag establish na yung roots. Ayan. So, yan lang yung mga ginagawa ko, guys. Kung meron pa kayong gustong malaman, please comment it down below para mapag-usapan natin at ma-share ko sa inyo ang mga ginagawa ko sa mga plants natin. So, for a closer look, guys, ito yung baby niya. Huwag niyong pansinin niyang may butas, guys, ha, kasi tinuktok niya ng manok. Ayan, guys. Ayan, guys. So, hindi lang siya red, maroon. Talagang kulay maroon. Kahit itong mga bagong tanim ko pa lang, ay sobrang stress na nila. At saka, huwag kayong magtataka yan dyan sa mga puti-puting nakikita niyo kasi inisprihan ko yan ng dithane. Kasi sabi ko nga, diba, kanina, guys, nagka-millibugs to, kaya medyo may makikita kayong dahon na nangungulot dahil yan sa millibugs. Pero ngayon, wala nang millibugs yan. So, hanggang dito lang tayo, guys, ha. Basta yun lang yung ginagawa ko. Sunlight talaga ang sikreto. Full sun. Para mas magiging maganda. Para mas pupula yung mga leaves nila. So, kailangan nila ng full sun. Do not overwater, guys. Yun talaga yung pinakasikreto para sa mga tanim natin. Lalong-lalo na sa succulents. Kasi ibang-iba sila sa houseplants, guys. Ibang-iba talaga. Yung houseplants, gusto nila ng water. Pero itong mga succulents, guys, ayaw nila ng sobrang water. So, that would be all for today. I hope you like this video. If you like it, please give it a thumbs up, guys. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, please consider subscribing to our channel. Please like and share. And thank you so much for watching. Bye-bye.